Sabi dito mga kababayan sa balita, Marcos to present progress in second zona. Ito yung magiging laman, pasilip mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siyempre kinukulit siya ng mga reporters. Ano niya yung magiging laman ng inyong state of second state of the nation address. Siyempre, sabi ng ating Pangulo, yung progress, o baka may masabi na naman yung mga critics. Ano niyan sinasabi niyang progress? Sa inyo, wala man progress. Lagi man na wala kayong nakikita kasi mga bulag kayo. Nagbubulag-bulagan lang. Ayaw ninyong tingnan kung ano yung mga accomplishments, ano yung mga nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa nakalipas na isang taon kasi sumisikip yung dibdib ninyo kasi napapaya kayo. lahat kasi ng mga sinasabi ninyo noon, panahon ng kampanya, lahat mali. So ngayon, here comes the big achievements ng ating Pangulong Bongbong Marcos in just 1 year. The progress, mga kababayan, na nakamit ng ating bansang Pilipinas. Siyempre, yun ang imimensyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero may mga mintis din, sabi po niya. Kaya sabi rito, so not to report hits, misses, and next steps ahead. Yan po yung magiging laman. Ano yung mga na-hit na targets ng ating administrasyon? Ano yung mga mintis? Dapat makatotohanan lang po. Then, ano yung mga susunod na gagawin? Mga plano? Yun man dapat talaga ang presentation ng State of the Nation Address. Walang yung mga kung anong pambubula. Kasi yung mga mamamayang Pilipino, hindi mo man po mabula ngayon. Aware sila kung ano yung mga pangyayari. Kaya kahit anong gawin ng mga critics po na paninira, saka lalo na yung mga dating supporters na hindi nabigyan ng pabor at bumaliktad, naging critics na rin, naging mga supporters na ng mga dilawan, naging mga marites na. Hindi man po pinapaniwalaan ng mga mamamayang Pilipino. yung mga nagre-react sa kanila na mga sinasabi po, yung mga dating talagang kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sila nagbubulahan, naglulukuhan sila. What? Lahat ng mga ampalaya, bleeding hearts, mga kababayan, naglulukuhan lang sila. So, President Ferdinand Marcos Jr. has expressed confidence that he will be able to report some progress when he delivers his second State of the Nation address or SONA in July, sabi rito sa balita ng Manila Times. Speaking to reporters on the sidelines of the awarding ceremony of the award for promoting Philippines-China understanding, the president said he would give an update on what happened to the plans in projects that he mentioned during the first SONA last year. So, i-report niya yon, mga kababayan, sa mga mamamayang Filipino. Like any SONA, sabi po niya, it will be a report to the nation as to what the situation is, what happened in the last year since the last SONA, where we are now, asa na tayo ngayon, what we have managed to do, ano nang mga nagawa natin, and where we still have work to do, ano pa yung mga gagawin natin. Yun ang klarado na magiging laman ng mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya abangan po natin. Di ba? Para
malaman natin kung yung report mo, bulahan lang, lukuhan lang, tulad ng sinasabi ng mga critics, na wala man yung nangyayari. Di ba? Ang walang nangyari po doon sa pagnanasa ninyo. Nasupla kasi yung mga pagnanasa ninyo, mga personal na pangangailangan ang gusto ninyong makamit, hindi man para sa pangkalatan. Hindi man maaari ang ganon. Mga self-interest lang ninyo, mga personal na pakinabang. So sabi ng Pangulo, that is essentially the template that we are going to use, sabi niya sa isang media interview. But the president said he is still in the process of completing his speech. Siya siguro mismo ang gagawa ng kanyang speech, o kung baga may mga katulong din siya para i-collate lang yung mga importanteng information na ilalagay niya doon sa kanyang zona. So sabi niya, the truth of the matter is we are still preparing everything, all the materials that we're going to put together. Ang dami na po mga natapos na trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos at mga nasimulan. Di ba? Yung mga projects tulad ng pabahay, mga kababayan, ang dami na, thousands of them. Nasurpas na nga po yung 1 million target every year. More than 1 million units na po yung nasimulan na ginagawa na po ngayon yung construction nito all throughout the country. That includes Bicol region. Dito sa amin, sa Albay, wala pa. Pero sa Naga City po, ayun ang pinunta namin several months ago. So sabi niya rito, so the things that I mentioned in the first zona, we will have a look and see what happened to the plans we mentioned during the first zona. I think we will be able to report some progress. And that's what the content of the zona will probably be, paliwanag ng ating Pangulo. To recall, it was Marcos who drafted his first zona. Siya mismo pala yung nagsulat. Mas maganda yung mismo ang Pangulo yung magsusulat ng kanyang speech. Para gamay na gamay niya, mga kababayan, yung pag-deliver ng kanyang speech in the zona na diniliver niya noon last year sa Batasang Pambansa sa Quezon City. So kung yung may suna po yung ating Pangulo, I think we encourage na yung Vice Presidente pati si Inday magsuna din siya. Ano yung na mga nagawa niya sa DepEd? Di ba? And as Vice President, kasi dalawang opisina yung hinahawakan niya. As Vice President, tapos as DepEd Secretary. Di ba? Atat na siya na maging pangulo, ni practice na niya tulad ni Lenlen. What? Di ba? Atat na nakikipag-away palagi ngayon kay Martin na possibly napi-perceive niya baka niya ito yung itulak ni President Bongbong na tumakbo Marcos Romualdez. Siya 2028, Aimee Marcos for President, Romualdez for Vice President. Ika man niya, Mr. Manabillas, gatong ka na naman. Anong gatong? Ito bang mga tao ito, pwede nating gatungan? May mga kanya-kanyang pag-iisip, mga matatalino yan. Di ba? Hindi natin kayang gatungan yan. Ordinaryong vlogger lang tayo. Para magkaroon tayo ng power na makapanggatong, wala yon. Kinikwento ko lang sa inyo. Lalo mo man yung pinangingit-ngit si Inday. Bala siya kung lagi man yun ano, kahit hindi ako magsalita siguro, lagi man yun ay blood. Ay, di ba? So sabi rito, in his first zona, Marcos laid down his plans in addressing various issues in the country such as the state of local agriculture, energy, infrastructure,
technology, tourism industry, education, tax system, and health, among others. Ay, i-report na pala ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung last SUNA ito, sa first SUNA. Tingnan natin, yung education po, medyo kulay lahat. What? Ang inassign niya dyan, si Inday. The President also listed 19 priority bills for the incoming Congress, including the Mandatory Reserve Officers Training Corps for senior high school students, bureaucracy, right-sizing, and e-government. Sa kanyang speech, which lasted for 1 hour and 14 minutes, also gave a clearer direction on his campaign promises. Yung first SUNA, ito po. Marcos reported that the state of the nation is sound as he had assembled the best Filipino minds to help navigate the pandemonium. Maayos na po. Kasi nakabango na po, mga kababayan. Maayos na po yung ating ekonomiya. Tumas nga yung employment rate ngayon. At yung economy natin, first in the whole, tayo may pinakang mataas, mga kababayan, na GDP sa buong mundo nga eh. Mga kababayan, maayos yung takbo ng ating economy despite of the, global economic crisis. Dito sa Kwan, nauna pa tayo. Mas naungusan man pa natin yung sa growth po ng economy, sa GDP growth. Yung Indonesia tsaka China, mas malaki pa yung atin. Di ba? Each of you tried your best, sabi rito, to continue facing the challenges. I do not intend to diminish the risk and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds, sabi ng ating Pangulo during the first SUNA. We will endure. Let our Filipino spirit remain ever undimmed. Dapat laging maliwanag lang yung ating mga pananaw sa buhay. I know this in my mind. I know in my heart. I know in my very soul, the state of the nation is sound. Sabi ng ating Pangulo. Ayan man lang po, abangan na lang po natin magiging laman ng speech ng SUNA ng ating Pangulo in July. So, baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.